Hi Scorpio, this is your Gemini, your Tarot reader. So Scorpio, alamin natin kung ano ang reading mo this January 1 to January 9. Just a reminder, Scorpio, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Scorpio, ano ang energy mo this January 1 to January 9? Scorpio, ang main energy mo, 5 of Swords. You're winning the battle. Parang, you're claiming it. Scorpio, parang kung may argument man sa buhay mo ngayon, ikaw yung nagwawagi, ikaw yung nananalo, yung side mo ang nangunguna. Parang kung anong decision mo, yun ang nasusunod. So, tignan natin ang reading mo, Scorpio. The Magician, 4 of Pentacles, 9 of Wands, 7 of Swords, The Fool, 5 of Pentacles. Scorpio, nakikita ko sa iyong reading na ikaw yung nangunguna or kung ano yung decision mo, yun ang nasusunod. Diba, kung anong naisin mo, yun ang nakukuha mo, Scorpio. Pero at some point in your life, may mga bagay kasi na dapat din natin kunukonsider yung nararamdaman ng ibang tao. Siguro kung nagwawagi ka when it comes to argument, when it comes to making a decision, siguro, Scorpio, kailangan mong mag-relax. Find time na i-enjoy yung buhay. Huwag maging makasarili. I think there is someone sa buhay mo na parang nalulungkot, feeling abandoned, feeling confused, feeling lost, feeling scared of something. To the point na maybe sa isa sa mga involved sa buhay mo eh kayang gumawa ng ganitong negative energy, cheating or betrayal. So just be careful. Kasi hindi lahat ng nagwawagi eh nagiging maganda yung impact sa ibang tao. Minsan, akala natin masaya din sila, pero deep inside, there's a jealousy. There's sadness kasi puro ikaw na lang yung tama, ikaw yung nasusunod. Siguro kailangan, Scorpio, find time na i-consider din yung nararamdaman nila. Kasi parang sobrang free ng energy mo. Kung anong nais mo, yun dapat masunod. Pag hindi ka masunod, alam nilang masasaktan ka. Pero, find time to consider yung nararamdaman ng taong nasa paligid mo. Yung mga taong nandyan para sa'yo, try mo i-consider yung feelings nila bago ka mag-decide para sa sarili mo. Kung involved yung mga taong ito sa isang desisyon or sa isang activity, sa relationship nyo as a family or sa career nyo, sa business nyo, siguro be open. Be open-minded na mag-take ng criticism, ng advice, ng opinion, ng suggestion, ng recommendation ng ibang tao. Huwag mo sarilinin yung sarili mo na ikaw lang lagi dapat ang nagwawagi. Kasi maaaring may magandang maidudulot yung opinion ng ibang tao. Tignan natin itong 9 of Wands. Parang feeling burden. There is something sa energy mo, Scorpio, na parang Knight of Wands. Diba? Parang may passion siya pero hindi niya matuloy-tuloy, hindi niya magawa-gawa kasi nga may kumukontrol. Parang may humahad lang. May nagbablock ng energy ng taong ito. Scorpio, kung may mga nais kang mangyari sa buhay mo, siguro, para maging harmonious yung relationship mo with someone, try mong i-consider yung feelings nila, kung okay ba sila, na-enjoy ba nila yung mga decision mo sa buhay, sa inyong collaboration. Diba? Try to consider the feelings of others. Tingnan natin itong 4 of Pentacles.
the will. Diba? Parang takot, takot i-let go, ayaw bitawan. Pero pag ni-let go, there's an opportunity of new beginning, new cycle. Diba? Kasi may kumukontrol lang eh. Kaya hindi makikita yung full potential kasi nga, hindi binibigyan ng opportunity. So kung marirelay mo yan sa sitwasyon mo ngayon, Scorpio, try to pick up this energy na there is something controlling. Two of swords, di ba? Hindi alam kung anong gagawin. Kasi nga, may kumukontrol. Merong nagmamanage. Merong nangingibabaw. Hindi nakikita yung opinion ng ibang tao to the point na nane-neglect sila. Yung presence nila, nane-neglect. Like Five of Wands, nane-neglect sila kasi nga, wala silang opportunity na mamili. Confused sila kung ano ba yung stand nila. Tingnan natin itong Seven of Swords is something na big deal kasi there's a cheating, betrayal. Baka masaktan ka, Scorpio. That is something na kailangan nating i-avoid, ang masaktan ka. Kasi alam ko na ginagawa mo lang naman ang bawat desisyon para sa tingin mong ikakaganda ng buhay nyo. So the devil, di ba? There's a cheating, a betrayal kasi there's a controlling energy sa sitwasyon mo. Try to consider that, Virgo. I mean, Scorpio. Baka yung energy mo is sobrang controlling to the point na hindi mo na-appreciate yung presence ng ibang tao. Siguro, you have to hear them out. Pakinggan mo kung ano yung opinion nila. Be open na i-take yung opinion nila, na marinig yung boses nila, mga advice nila, na may say sila sa company nyo, sa business nyo, sa career nyo. Or sa relationship nyo, diba? Para hindi nasasayang yung mga chance na may potential sila na makapagbigay ng makapag-ambag sa desisyon na ito. Seven of Pentacles. Parang ang tagal na nitong inaantay, yung chance, matagal na sila nag-aantay ng chance. Or magkaroon ng chance sa buhay, sa sitwasyon nyo, Scorpio. So, tingnan natin itong The Magician. Parang ang tagal nilang inantay na bigyan mo sila ng pagkakataon na pakinggan mo sila. Parang ganun. Page of Wands. But you're manifesting it. Parang you're claiming it as your own. I think ang right term dito, Scorpio, is just don't be selfish na tingnan din yung potential nila. Kasi kung pinapakinggan ka nila, try din to consider yung nararamdaman nila kasi baka tumatagal ang panahon, nasasaktan sila. May nasasaktan ka to the point na maaring masaktan ka rin nila. Na yun ang kailangan nating i-avoid. Being selfish is not a good attitude. Kasi pinapakita mo lang na hindi ka open for other opinion, other recommendation. Kung meron kayong collaboration para magkaroon ng harmonious relationship, diba, you have to be open. Maging okay ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. House, maging kampante ka sa kanila. Huwag ka matakot na maging open sa kanila. Diba, harapin mo yung fear mo. Siguro may kinakatakutan ka at some point, kaya hindi ka open to taking their opinions kasi parang feeling mo it's a risk. Baka hindi sumang-ayon ito sa gusto mong mangyari. Pero siguro kung matagal mo na silang kilala, kailangan maging kampante ka, comfortable enough, like a house. Dahil tingin ko deep yung relationship nyo. Kung pamilya kayo, matagal na kayong magkakasama, malalim na yung napagsamahan nyo,
kayo-kayo rin ang magdadamayan sa bandang huli. So be open, be comfortable na i-share and receive their thoughts, receive their opinions, 'di ba? Your hard work is paying off. Nasa tama naman yung mga desisyon mo. I think, Scorpio, okay naman yung mga plano mo, yung mga gusto mo na mangyari sa buhay nyo. Pero at some point, kailangan hindi sila makaramdam ng neglect. Work through your fears. Iba, pag-usapan nyo. Kasi kung nakakaranas sila ng neglect, doon magsusunod-sunod ang trouble, kaguluhan sa buhay nyo. So kung kaya mong ma-overcome itong ganitong sitwasyon, 'di ba? Ma-consider mo yung mga opinion nila, na may say sila, na may ambag sila sa inyong buhay, na meron silang purpose. 'Di ba? Yun lang naman ang kailangan natin na ipakita sa kanila, na may purpose sila. 'Di ba? Prosperity lies ahead. Pag puro disagreement ang nangyayari sa buhay nyo, siguro mas magandang pag-usapan nyo. Scorpio, be comfortable na pag-usapan yung nararamdaman mo para malaman nila kung saan ka nanggagaling. Diba? Bakit laging opinion mo yung nananaig? Bakit ayaw mo i-consider yung opinion nila? Siguro mas magandang pag-usapan nyo. Work through your fears. Nang sa gayon, same page kayo ng pinagdadaanan, pareho kayo ng pinatutunguhan. By doing that, prosperity ang nagaantay sa inyo. Yung pagtutulong-tulungan nyo na pagsumikapan tong yung sitwasyon nyo, kung sa career man yan, sa business man yan, kung tulong-tulong kayo, di ba? Walang gigiba sa pundasyon na sinimulan nyo. So thank you, Scorpio. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Scorpio.